Muli mga kapatid, magandang araw sa inyo lahat at salamat sa Panginoon. Muli tayong nagkita-kita in spirit bagama tayo ay magkakahiwalay sa laman pero sa espiritu ay magkakaisa tayo. At nasa sa atin ang presensya ng dakilang Diyos, ating Amang nasa langit. Amen. Kaya sa hapong ito ay patuloy po na ating tatalakayin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa atin bilang iglesia ng Panginoon. Amen. So, ating pong tatalakayin ngayon ay yung pong sa aklat ni Juan, John chapter 15. Yung sinabi ng Panginoon dito, mula sa uno, ay ating pong iisa-isahin, verse by verse, tatalakayin po natin to kung ano ang pinararating o naisiparating ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Atin muna pong basahin mula 1 hanggang 4. Ang sabi rito, I am the true vine. My Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, and it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Amen. So dito, makikita natin mga kapatid, ano ba ang sinasabi dito? Yun nga pala, bago tayo magpatuloy, ang ating tatalakayin ay pinagmamagatan kong the fruitful Christian life. No? So, kinakailangan po kasi maging mabunga ang buhay natin. Tumutukoy po ito sa bawat isa sa atin at tumutukoy din sa iglesia ng Panginoon na pinag-uusapan dito, sinasabi dito, ay yung pamumunga natin. Amen. So, dito sa verse 1, ang sabi, I am the true vine. Ang sabi ng Panginoon, siya ang tunay na puno ng ubas. No? And my Father is the husbandman. O ibig sabihin, is the caretaker. O, siya yung tagapag-alaga. No? Siya, pagka sinabing tagapag-alaga, siya rin yung nagtatanim. Dahil hindi lahat na sinasabi na puno o na hindi lahat ang ama ang nagtanim. Mayroong mga puno na kusa na lang tumubo at sumabay sa itinanim ng ama. Amen. So, tingnan po natin yung sa Matthew 15:13. Doon sa Matthew 15:13, ano po ba ang sinasabi dyan? Ang sabi, but he answered and said, every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. So, ibig sabihin, yung mga hindi itinanim na ama na sumabay, na sabay tumubo, doon is itinanim, ito ay pagdating ng panahon, ito ay bubulutin. Dahil nakakasagabal yan sa pumumunga ng tunay na puno o ng mga sanga. Amen. Kaya sabi, I am the true vine and my Father is the husbandman. So, kaya nga lahat ng hindi itinanim ng ama ay ito ay hindi dapat niyang alagaan, ito ay binubunot. Kaya sa panahon natin, marami na sumasabay, na akala natin yun ang totoo na puno, pero hindi pala. Sumasabay lang sila. Na ibig sabihin mga kapatid, katulad ng ating pananampalataya, maraming mga nananampalataya din at iba't ibang klaseng relihiyon, iba't ibang klaseng paniniwala. Pero sino ba ang tunay? Ang tunay lang dito, ang sabi, ay ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na puno. Amen. At sa verse 2, ang sabi, every branch in me that beareth not fruit, he take it away. Yung mga sanga, no, na hindi namumunga, ay kanyang pinuputol. Amen. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Purgeth. Sa ibang translation ay pruning. Nililinis para ito ay laging
mamunga ng sagana. Marami. Amen. Kung kayo ay may karanasan na magtanim ng anumang halaman, alam nyo ito, no? Kapag hindi maganda ang tubo, lalo na yung mga halamang namumunga, ay kinakailangan putulin yung mga nabubulok na mga sanga nito, yung mga dahon, upang ito ay lumago at magbunga. So, yun lang sinasabi nito mga kapatid, no? Kaya kinakailangan tayo bilang mga sanga, sa puno po pa, ano po ba ang namumunga? Ang sanga. So, binabanggit dito ang Panginoon, ang puno tayo ang mga sanga. So, kinakailangan ang sanga ay mamunga. At hindi lang basta bunga, kailangan masaganang bunga. Kaya nga, nililinisan upang magbunga ng sagana. Amen? Sa verse 2, sabi, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So, malinaw po yan, mga kapatid. Ang makakapaglinis sa atin ay wala iba kundi ang salita. Kaya napakahalaga yung ating pakikinig, yung ating pag-aaral, dahil ang salita ng Diyos ang siyang maglilinis sa atin. Lahat ng nakakasagabal sa pamumunga ng isang Kristiyano o ng Iglesia. Amen. So, dun po sa ano, tingnan po natin yung sa 13:10. Dito rin sa dyan. Tama ba yun? Ano po sabi dyan sa 13:10? Jesus said unto him, he that is washed needed to not save to wash his feet, but it's clean every whit, and ye are clean, but not all. So dito sinabi na tayo ay nilinisan na, no? Pero hindi lahat. Amen. Katulad na nangyari doon sa Panginoon, sinabi niya dyan, kayo ay malinis na pero hindi lahat. Amen. Sino ang nalilinis? Yung nakikinig, tumatanggap na salita. Dahil yan ang nagsisilbing parang tubig na naglilinis sa ating mga katawan. Amen. At doon din sa verse sa Ephesians chapter 5 verse 26, ganito ating mababasa. Ano pa sinasabi ron? Ayan. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Amen. So ang salita ng Diyos ang siyang tunay na maglilinis sa atin. Hindi po pwede po na ang tao hindi mag-aral, makinig kung gustong maging malinis. Amen. So kanya marami talaga na hindi na nila naintunawaan, hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Kanya nananatili yung mga bagay na hindi ka nais-nais, yung nagpapadumi sa kanila. Sapagkat ang tunay na nagpapalinis sa tao ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. At doon sa verse 4, ang sabi, abide in me and I'm in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. So, ito pa po ang isa. No? Ang sabi rito, abide in me. So, kinakailangan tayo, mga sanga, kinakailangan ay lagi tayo naka-ugnay o nakakabit sa puno. Ang sabi, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself. Truly, mga kapatid, totoo. Sa sarili natin, hindi natin kayang mamunga. At mamaya pag-uusapan natin, ano mo itong mga bunga nato na ina-expect ng Panginoon na sumaatin. Kaya nga sa ganang atin, wala tayong magagawa sa sarili natin. Ang Diyos lang ang may magagawa ang ating Panginoon sa Kristo. Kanya nga sabi, abide in me and I'm in you. Kapag tayo na nanatili sa Panginoon, siya rin ay nanatili sa atin. As the branch cannot bear fruit of itself. So, malinaw, hindi po tayo makakapamunga sa ganang ating sarili. Amen. Kinakailangan, merong naglilinis sa atin, may nag-aalaga sa atin. Na sa gayon, mamunga tayo. At hindi lang mamunga, kundi mamunga na sagana. Amen. Except it abide in me, ang sabi, except it abide in the vine, no more can ye except by abide
in May. So wala na tayong aasahan kung tayo walang, hindi tayo nakakabit sa puno. Amen. So tunay nga pa paano ba itong mangyayari? Doon sa Colossians 1:23, ganito po ating mababasa. Sabi, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which I have heard, and which was preached, every creature which I understand, I under heavens, whereof all I am made minister. Ngayon po, gusto kong basahin sa Tagalog ito. Yung sinabi, kasi dito sinabi rito, as abide in me, I am in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in the vine. So wala tayong magagawa talaga. Paano pa tayo mananatili? Paano tayo mananatili? Anong paraan, no? Na tayo ay mananatili. Doon nga, sa binasa natin, para mas malinaw, gusto kong basahin sa, napakalinaw po sa Tagalog niya, no? Nais ko pong basahin sa Colossians 1:23. Ang sabi po rito, ayan. Ang sabi po rin sa Tagalog, sabi, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat. Amen. So, yun po ang pananatili ng tayo mga sanga, dapat manatili sa puno. Kanya, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Amen. So, importante, nakakapanig tayo ng sa ganoon, manatili tayo. Hindi tayo matitinag, grounded tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Na kahit na anong mangyari, hindi tayo matitinag, lagi tayong nandoon. Nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon. Sa 1 John 2:6, tingnan natin. Ano sa po sabi sa 1 John 2:6? He that said he abided in him, ought to himself also so walk even as he walked. So, yung nagsasabi na siya'y nananatili sa puno, ibig sabihin, in him or himself, so to walk. Ibig sabihin, lumakad din tayo o mamuhay tayo kung paano namuhay si Kristo. Amen. Kung sinasabi raw natin na tayo nananatili o tayo na kay Kristo, dapat mamuhay tayo ng katulad ng paglakad o mamuhay ni Kristo nung siya'y naririto pa nung siya'y nagkatawang tao. At yung po ang dahilan, kung bakit siya, isang dahilan kung bakit siya'y nagkatawang tao, to give us an example. Pinakitaan tayo ng halimbawa kung paano tayo mamuhay, lumakad sa araw-araw. Amen. So yun po ang pananatili sinasabi. Manatili tayo sa sanga. Amen. So dadako tayo mga kapatid, ano ba itong sinasabing yung fruit of fruit na dapat makita sa atin, labat na lumabas sa atin. Oh, so alam natin yan. Doon sa Galatia 5:22 hanggang 23. Ito yung po ang sinasabi. Ang sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us, there is no law. So, ito po yung mga bunga. Kung mapupunan natin, as I said, the fruit. Parang mali yata, no? The fruit. Ang sabi, but the fruit? Eh, ilan po yan? Siyam yan eh. Mukhang mali yung Bible, ano? Dapat may S eh. Pero hindi po, singular yan. Ibig sabihin, yung siyam na yan, iisa lang yan. Which is the very character of our Lord Jesus Christ. So dapat yung lahat na yan, yung siyam na bunga na yan, ay mapa sa atin. Kung tutusin, isa lang yan eh. Kaya nga, kahit sa Tagalog, sabi, ang bunga, hindi siya aming mga bunga. Kaya kung ulitan natin, ang sabi nito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, temperance, such, against such there is no law. So ito po yung dapat makita sa atin.
Unang-una, pinakamahalaga rito yung una, pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig tayo, tangay na lahat yun eh. Yung walo eh. Diba? Tingnan natin ulit, balik tayo sa ating teksto. Doon sa verse 8. O 9, verse 9. Ano ba ba sinasabi rito sa verse 9? Ang sabi, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. So ito po mahalaga eh, yung pag-ibig eh. Para sa atin, yung pag-ibig na sinasabi rito ay hindi basta pag-ibig. Yung nananatili tayo. Kaya sabi sa 10, sabi rin, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Kung tayo nananatili sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, ng ating Panginoon, no? Ang sabi nito ay mananatili tayo sa kanya ng pag-ibig, even sa I have keep my commandments, ye shall abide in my love. So, kung sumusunod tayo sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, no, ay tayo ay nanatili sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi pala tayo susunod sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Kaya mahalaga yung pag-ibig. Kinakailangan, yung pag-ibig natin sa Panginoon, mapapakita natin kung sumusunod tayo sa kanyang mga inuutos sa atin. At yun ay tunay na bunga na dapat makita sa atin. Kaya sabi niya, kung paano sumunod si Kristo sa kanyang ama, sa ating ama rin, na ama natin nasa langit, yun din naman, nanatili ang pag-ibig ng ama sa kanya at nanatili si Kristo sa ama. Gayun din naman, dapat manatili ang pag-ibig ni Kristo sa atin sa papaanong paraan kung tayo sumusunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Ibig sabihin, kung hindi tayo susunod, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Kaya nga, maraming tao, nagsasabing Kristiyano, hindi lumalabas itong bunga, itong pag-ibig na bunga ng Banal na Espiritu dahil sa pagsuway, dahil hindi sa pagsunod sa kagustuhan o sa pinag-uutos ng Diyos. Amen. Yun ang kinakailangan ay sumunod tayo kung ibig natin manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sumunod tayo sa lahat ng kanyang sinasabi. Amen. Sa 11, ang sabi rito, this thing I have spoken unto you, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo, that my joy might remain in you, upang aking kagalakan ay sumainyo, and that your joy might be full. Maging ganap ang ating kagalakan. Hindi ba yung bunga ng Espiritu, love, joy? Ibig sabihin, pag may pag-ibig tayo, ando na rin yung kagalakan. Amen. Dahil pagkakain sa Panginoon, walang kalungkutan dito, lagi tayong magalak. Dahil nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos, sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos, ang siyansandata natin sa lahat ng bagay na humahadlang sa atin upang tayo lumago at makapamunga. Amen. So, yun po mga kapatid ang sinasabi dito, no, sa ating kinakailangan ay manatili tayo sa Diyos at manatili tayo sa kanyang pag-ibig na sa gayon, mga kapatid, ay tayo ay magbunga ng sagana. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin, magiging dahilan kung paano tayo mamumunga ng sagana. Kaya sa ganang atin, mga kapatid, ay wala tayong magagawa. Amen. Nakuha natin. So, yun po ang sinasabi ng bunga ng pag-ibig. Yun lang ba ang bunga na sinasabi? Tumalun po tayo dun sa, ito yung tinatawag natin bunga ng Banal na Espiritu sa atin. Hindi na po natin iisa-isahin. Sabi ko nga, pagka na sa atin ang pag-ibig, kapayapaan, at another din yung kagalakan. Yung tatlo na yan, at kasunod na yun, sakop na nito lahat yung mga bungang binabanggit dito. Kanya, kung tutuon, ikanya nga isa lang eh. Fruit, the fruit of the Spirit is love. Pagka meron kang love, yung mga kasunod na walo na yun ay ando na rin lahat yun. Kanya nga iisa. At kung titingnan, again, I repeat, this is the very character of our Lord Jesus Christ. Na kinakalang sumaatin. Yung katangian niya, lahat ay nandiyan. Amen. Kaya nga sabi, God is love.
Amen. So malaki ang sakop ng pag-ibig. Meron pang isang bunga na sinasabi dito. Yung sa verse sa 16. 15:16. Yeah. Sabi dito sa 16. You have not chosen me. Yan. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Ang sabi, ye have not chosen me. Hindi kayong pumili sa akin, but I have chosen you and ordain you. Ako ang pumili sa iyo at itinalaga ko kayo. Sabi, and ordain you that you should go and bring forth fruit, that ye your fruit should remain. Whatever you ask shall of the Father in my name, he may give it to you. Amen. So, bukod dun mga kapatid, totoo nga, pagka tayo nabunga, ano mang hingi natin sa Ama ay ipagkakaloob sa atin. Amen. Pero ang isang binabanggit dito, yung sinasabi na, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga. Amen. So, dapat tayo mamunga. Ano yung bunga na? Yung bunga natin. Ang bunga sinasabi dito mga kapatid is the fruit of our labor. No? Yung ating pagpapagal sa pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng bunga. At yun din inuutos ng Panginoon. Simula pa nung una, kay Adan at Eva. Diba? Go and multiply. Sabi. Eh ngayon, yung pa rin ba sinasabi? Kanya yung iba, nag-aanak ng marami. Kasi sabi rin sa Bible. Magpakarami kayo. Hindi po yun. Ang sinasabi dito, yung bunga natin spiritually. Amen? Na tayo tinawag ng Panginoon, itinalaga tayo, inordain tayo, para tayo ay humayo at mabunga. At sabi pa rito, yung bunga ay kailangan manatili. Amen? Yun po ang sinasabi dito, na tayo ay inordain ng Panginoon. Kung makikita natin, kung matatandaan natin, yung sinasabi sa Matthew 28, Great Commission. Oh, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and teaching them all the things that I have spoken unto you. Amen? So yung tinatawag dito, yung pong Great Commission, pinahahayo tayo ng Panginoon na magpakarami tayo, hindi magpakarami ng anak. Ang Diyos dito ang mga anak sa pamamagitan natin, yung bunga natin, mamumunga tayo in spirit. Oh? Kaya iba, nagkakamali eh. Diba? Eh sabi ng Diyos eh, biro nag-anak ng 18. Hindi po yun. Yung magkaroon tayo ng bunga, no? Tayo nag-iisa, tinawag tayo ng Panginoon. Hindi tayo nanatili mag-isa. Tayo ay mga sanga, kinakailang mamunga tayo. Yung ating pagpapagal, nagsishare tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. At tandaan nyo, pag sinabi ng Panginoon na itinalaga ko kayo, I have ordained you. Inordain tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may kapangyarihan na, kaagipat na kapangyarihan na ibinigay sa atin upang tayo ay humayo at mamunga. Hindi tayo nag-iisa. Sabi ng Panginoon, kasama niyo ako, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen. Kaya huwag tayong magamba, mga kapatid, kinakailangan tayo ay mamunga. At hindi lang bunga, no? Kinakailangan maging masagana ang ating bunga. Amen. So kung ating pong uunawain to, tunay nga na napakahalaga yung pamumunga. Amen. So, ano po ba ang dahilan, no? Kung bakit tayo ay dapat manatili sa ating Panginoon, no? Mga dahilan. Kaya nga sinabi nito, basahin uli natin mula rin sa verse 5. Ito ang mga dahilan kung bakit nais ng Panginoon na tayo ay manatili sa Kanya. Unang-una, sabi dito sa 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Amen. Na ibig sabihin, apart from Him, we can do nothing. Amen. Hindi tayo po pwede makapamuha kung tayo hiwalay
sa puno. Amen? Hinding-hindi, mga kapatid. Pangalawa, ano ang dahilan? Ang sabi rito, if a man abide in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what shall will, and it shall be done unto you. So ito pa, isa mga kapatid, if you abide in me, and my word, hindi lang tayo ay nananatili. Ang pananatili po sa ating Panginoon, dapat din yung salita niya ay nanatili sa atin. Two-way yan eh. Manatili tayo sa Panginoon at yung salita niya nanatili sa atin. Hindi po pwede na nanatili tayo sa Kanya, pero yung salita niya hindi natin tinatanggap, hindi natin pinapanayula, hindi natin ipinamumuhay. Amen. So dapat, naka-abide tayo sa Kanya, yung salita naman niya ay naka-abide sa atin. Amen. At ano ang magiging kalalagayan? Ang sabi, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. So yung pangalawa pong dahilan yon, so that our prayer will be answered. Amen? Kung tayo na natatkili sa Panginoong Jesus, bilang puno, tayo ang sanga, at siya na, yung salita yung nanatili sa atin, ang sabi, hingin nyo na ang gusto nyo at ipagkakaloob sa inyo. Yun ang kondisyon. Kaya marami, ba't kaya hindi sinasagot ang mga panalangin ko. Siya sa atin natin ating sarili, ako may nananatili sa Panginoon. Yung ba salita niya nananatili sa akin? May panahon ba tayo sa kanya mga salita? May panahon ba tayong mag-aral? May panahon tayong makinig? Amen. Kaya kung wala tayong panahon, huwag tayong umasa na diringgin ang ating mga panalangin. Dahil ito ang sinabi, kinakailangan manatili tayo at yung salita niya manatili sa atin. Amen. Yung sumunod po ang sabi, ang isang dahilan. Sa 8, herein my Father's glory glorified, that ye bear much fruit, so that ye may be my disciple. Ito to pa isang dahilan, no? Yung pamumunga natin. Pagka tayo namumunga, ano nangyayari? Our Father in heaven will be glorified. Amen. Pagka nag-glorified ang Ama, ano nangyayari? Blessing. Diba? Naluwalhati siya, nalugod siya sa atin eh. Amen? Pinamumuhay natin, tinatanggap natin yung kanyang mga salita eh. Na ibig sabihin, yung pagpapala, mag-glorify ng Ama dahil sa atin. Amen? At doon din sa verse na yun, ano pa? Ang sabi, here is my Father glory, that ye bear much fruit, ye be my disciple. Amen? Showing yourself a disciple of Christ. Amen. Disciple of Christ. Yun ang dahilan, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng disciple? Disiplinado tayo ng salita ng Panginoon. Kanya kinakailangan na nanatili sa atin. At yun ang isa na mapapatunayan natin, yung salita ng Panginoon ay nanatili sa atin sa pamamagitan ng disiplina. Sinusunod natin. Disiplinado tayo sa kanyang mga salita. Kung anong sinasabi, yun ang sinusunod natin. Amen. So, mahalaga po yun, mga kapatid. Ulitin ko, apart from Him, we can do nothing. No? Our prayer will be answered. Pagka tayo namumunga, our Father will be glorified at showing ourselves to be a disciple. Amen. So, yun po yung mga katibayan na tayo ay disciple ng Panginoon. Ngayon po, pagka po tayo hindi namunga, ano po ba ang mangyayari? Amen? Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Pumunta po tayo sa Roma 11. Ito pa sinasabi, 11. Sa 22. 17. 17 muna. Roma 11:17, sabi, and if some of the branches be broken off, sino ba binabanggit dito? And if some of the branches be broken off,
And thou, being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. So, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ang binabanggit mo rito, if some of the branches, sino yung branches dito? Sino una? Walang iba kung hindi ang Israel. No? Ang Israel ay pinili ng Diyos upang kanyang maging sanga, branch, ano? If some of the branches, sila yung unang sanga, pinili ang Israel. 18. Boast not against the branch. Kanino po ba sinasabi? Sa atin, dahil yung sinasabi tayo, tayong ligaw lang, ano? Tayo inugpong lang, inugpong lang tayo, hindi tayo ang tunay na sanga. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo nagkaroon ng pagkakataon na maugnay, maugpong doon sa sanga. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. 19. Though I'll say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. So, ito ang huwag natin gawing dahilan. Sila ay kinat off, sabi, upang kami ay mae kabit. Don't boast. Sa 20. Well, because of unbelief, they were broken off. Yan. Bakit tinanggal ang bayang Israel? Because of their unbelief. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear. Huwag tayong mag-ibang, huwag tayong magmalaki. Magkaroon tayo ng takot. Bakit? 21. For if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Oh, kung yung tunay na sanga hindi pinanghinayangan ng Panginoon, ikaw kaya na inugpong lang, puputuling ka rin. Kaya pakaingat tayo dyan. Pagka hindi tayo namunga, mga kapatid, katulad ng Israel, hindi sila nakapamunga, kinat off silang Panginoon, pinutol sila. Kaya tayo naman eh, nagkaroon ng pagkakataon, tayo mga ulibong ligaw, naiugnay sa Kanya, ibig sabihin, kailangan mag-ingat tayo. No? Kaya sabi, kung yung tunay na sanga ay hindi pinahinayangan, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya ang hindi tayo pinahinayangan ng Panginoon kung hindi tayo mamumunga, kung hindi tayo susunod. Amen? And 22, behold, therefore, the goodness and severity of God. So, tingnan nyo, mabuti ang Panginoon. Pero siya mabagsik din. Diba? Mabuti siya sa sumusunod, gumagawa ng kabutihan. Pero siya napakabagsik niya dun sa mga hindi sumusunod sa kanya. Kanya nga si behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but toward thee, goodness, if thou continue in His goodness. Otherwise, thou also shalt be cut off. No? Ibig sabihin, yung kabutihan ng Panginoon, huwag natin, eh talagang, yun ang tingnan natin. Kasi pagka hindi, mabagsik ang Panginoon sa mga suwail. Ika-cut off niya lahat ng mga suwail na hindi sumusunod sa Kanya. Amen. Matuto na tayo. Lalo sa panahon ngayon, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Amen. Gusto ba nating ma-cut off? Siyempre hindi. Magpatuloy tayo. Sumunod tayo. Huwag tayong bibitaw. Laging nakahugpong tayo doon sa puno. Amen. Hallelujah. Sa Luke 13, tingnan natin. 13:6. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereof, and found none. Yan. Then said he unto the dresser of this vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? Yan. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that, thou shall cut it down. So, kanya po, napakahalaga
noong pamumunga. So yung parable na ito, mga kapatid, tinitingnan ng Panginoon kung ilang taon na po tayo sa Kanya, tayo ba'y may bunga. No? Kaya tayo po mailalim, tayo nasa isang iglesia, mga kapatid, no? Na meron tagapag-alaga sa atin, no? May tagapagdilig sa atin. Kung mailalim tayo dyan, kung hindi, pagka hindi tayo namunga, sorry, sad to say, ikakat off tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon naghahanap ng bunga. Amen. Tingnan po natin ang Matthew 21. Now, in the morning, as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon, but leaves only. And said unto it, let no fruit grow on the hands forward forever. And presently, the fig tree withered away. So, ano makikita natin dito, mga kapatid? Ha? Nagutom ang Panginoon. Siya naglalakad, nagutom. Nadaanan niya isang fig tree. Nilapitan niya, walang bunga. Pero madahon, malago, puro dahon. Mga kapatid, ano ibig sabihin ito? Katulad sa atin, mga Kristiyano, mga kapatid, marami, kung titingnan natin, napakalago, napakaraming alam, halos memoryado ang buong Biblia. Yun ang simbolo ng dahon. Pero pag tinignan nyo, wala namang bunga. Pagdating sa gawa, wala. Puro dahon. Puro kaalaman. Puro head knowledge. Amen. So maraming taong kanya, alam yung kwento sa Bible, alam yung kasaysayan, pero nakikita ba sa buhay? Kaya nga sabi, you will know them by their fruit. Amen. Sa bunga makikilala, hindi sa lago. Pag anong sabing malago ka na, malago, ibig sabihin ng malago, maraming alam. Halos kabisado ang Bible. Maraming memoryadong verse sa Bible. Pero hanapan mo ng bunga. Ano ba yung bunga? Yung buhay niya. Amen? So, kinakailangan natin mamunga. Ang Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoon, ay gutom na gutom sa bunga natin. Pagka tumingin ba sa atin ang Panginoon, meron siyang makukuhang bunga. Ano ba yung mga bunga na kinagugutuman ng Panginoon? Number one na bunga kinagugutuman niya ay yung ating panalangin. Amen. Dapat lagi tayong nanalangin dahil gutom na gutom ang Panginoon sa ating panalangin. Gutom ang Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya mga kalooban. Amen. Gutom na gutom ang Panginoon sa pagkakaisa natin. Gutom na gutom ang Panginoon sa mga bagay na nais niya na mapa sa atin. Ngunit wala, hindi niya nakikita. Ang nakikita niya, yung ating kaalaman lang, yung ating talino. Pero yung ating pamumuhay, hindi namumunga. Gusto ng Panginoon, mamunga tayo, hindi lang mamunga, kundi mamunga ng sagana. Nang sa gayon, pagtingin niya sa atin, busog na busog ang Panginoon. Pagka nabusog ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, hindi tayo magkukulang. Susupply niya lahat ng ating pangailangan. Amen. At doon sa 3 G's ng Matthew din, ito naman ating mababasa. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hands down and cast into the fire. Nakaamba na raw, no? Yung axe, yung palakol, napuputol doon sa mga puno na hindi namumunga. Amen. So, malinaw po yan, no? Yung namumunga, pero anong klaseng bunga? Hindi magagandang bunga. Amen. Kaya tayo, mga Kristiyano, mga kapatid, kuminsan, napakarami ko nang nakita, yung mga iba, kasabayan ko pa nung araw,
na hindi naman nagsipagpatuloy. Bakit po? Kasi po, maraming, ang tawag dito, maraming nagkaano sa kanya, pinipersecute. No? Maraming sinasabi. Talagang ganun, di ba? Kung ang Panginoon si Kristo mismo, eh, di ba? Siya inilamura kung ano man yung mga pinagsasabi sa kanya. Eh. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka isang Kristiyano, namumunga, talagang babatuhin ka. Amen? Hindi ba ganun nga? Pagkalimbawa, may puno ng mangga, napakaraming bunga. Hindi ba ang tendency nun, maraming nang babato para malaglag yung bunga at makuha nila? Gayun din naman mga kapatid, pag nakikita sa ating marami tayong bunga sa kapaligiran, ay binabato tayo ng kung ano-ano mga salita, kung ano-ano mga bagay. Kaya yung iba medyo nahiya na, nasaktan na, kaya tumalikod. Amen. Kahit ano mangyari mga kapatid, kinakailang magpatuloy tayong namumunga. Kahit na tayo pagbabatuhin ng kung ano-ano, patuloy tayo sa pamumunga. At ang sikreto niya, manatili tayo sa Panginoon para magtuloy-tuloy ang ating mga bunga. Amen? At doon sa 7, mula sa 15, ito, sa panahon ito, ito po ang makikita natin eh. Yan o. Eh, nung isang araw lang, kahapon, eh, may nabasa akong ganun eh. No? May nagpa-prophecy eh. Sabi, beware of false prophet. Mag-ingat daw tayo sa mga bulaang propeta, which come to you in sheep clothing. Yan. But inwardly, they are ravening wolves. Mababangis na to lobo. 16. Ye shall know them by their fruit. Yan. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Do men gather grapes of thorns or fig of thistles? Yeah. Even so, every good tree bringeth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Yan. Ano pa? 18. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bringeth fruit good fruit. So, tutunay nga po ito mga kapatid. Sa 19. Tapusin natin, every tree that bringeth not forth good fruit is thrown down and cast into the fire. And 20, wherefore by their fruit ye shall know them. Sino po ba ang binabanggit dito? Balik mo nga ron uli sa 15. As I beware of false prophet which come ye sheep's clothing, inwardly they are rebellious wolves. Supportin nga, supportin. Because hindi, tama yon. Kasi po, ang binabanggit dito sa ibang ano, makikita natin ay yung mga parisis, mga pariseyo. No? Ang binabanggit po rito. Ngayon, sabi, ang mga sila, tagapagturo, pero hindi nakikita sa kanila ang bunga. Sila'y bulag na taga-akay na sinasabi ng Bible. Kapag ka ang bulag nag-aakay sa kapwa bulag, ay pareho silang mahuhulog sa hukay. No. Kasi sa panahon natin, marami yan. Mga false prophet na yan. Sila yung dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi namumunga ng mabuting bunga. No? Siyempre, kung ano po, no, siyang bunga. Pagkasantol ka, hindi ka mamumunga ng mangga. Kaya nga, yung sinasabi dito, yung sinasabi ng Panginoon dito, ay yung mga pareseyo. Sino ba yung mga pareseyo? They are religious leader nung panahon na yon. Sila yung mga tagapanguna, tagapagturo. Amen, ang mga batas. Pero hindi nila ipinamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, sundin nyo ang sinasabi nila pero huwag yung tutularan ang kanilang mga buhay. Kasi ang mga bunga nila ay hindi magaganda. Amen. Kinakailangan maging maganda ang bunga natin. Lalo sa panahon ngayon, marami yan. Mga pula ang propeta na yan. Sila ay hadlang para mamunga tayo ng magagandang bunga. Amen. At sabi nga, hindi sila magtatagal. Bubunutin sila ng Panginoon. Kaya sikapin natin sa ating sarili, mga kapatid, magpatuloy tayo sa salita ng Panginoon at sige, malaman natin ang katotohanan. At sapagkat ang katotohanan na yan, ang siya magpapalaya sa atin. At sige, pag tayo nakalaya, mamumunga tayo ng sagana. At ang bunga makikita sa natin ay mabubuting bunga. Hindi masasamang bunga.
Kaya sabi, you will know them by their fruit. Ano ba yung fruit? Yung lumalabas sa ating mga buhay. Yung nakikita sa ating buhay. Amen. Panahon na mga kapatid upang tayo magpakita na ang lumalabas sa atin ay magaganda o na bunga. Hindi bunga ng sanlibutan. Hindi bunga ng mga kung ano mga relihiyon. Hindi bunga ng mga tinatawag na katang-isip lang ng mga tradisyon. Kung hindi bunga natin ay buhat sa banal na espiritu. Amen. So yan po ang dapat taglayin natin. Manatili tayo sa Panginoon upang sa ganoon patuloy tayong mamunga. Mamunga ng sagana. Amen. At parangalan tayo, mabuhay tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Manatili tayo sa Kanya bilang puno at tayo ang mga sanga. Kaya yun lang mga kapatid sa araw na ito, yun lang ang nais kong iwan. Maikli lang itong mensahe na ito, pero nais kong maging buhay sa ating puso na tayo mga anak ng Diyos ay kinakailang mamunga ng sagana. Amen. Kahit nga hindi tayo magsalita, no? Basta't nakita, tayo namumunga. Huwag na tayo magsalita. Maraming lalapit sa atin. Amen. At tayo maaaring gamitin ng Panginoon sa pamamagitan ng bunga natin. Amen. Katulad nga ng paggawa nating mabuti, pakikisama natin sa kapwa, yan po ay magandang bunga. Ehemplo yan ng isang tunay na Kristiyano na magiging ehemplo tayo o magiging halimbawa tayo sa ating kapaligiran pagka tayo ay namumunga. Iwasan na natin yung mga bagay na hindi kanais-nais sa Panginoon. Kahit hindi nga tayo, ulitin ko, kahit hindi tayo magsalita, you will know them by their fruit. Amen? So, sa aking po karanasan, minsan sa buhay natin, yun ang nakikita nila. Pag may problema yan, minsan lalapit sa iyo. Amen? Dahil wala silang magawa sa sarili nila, hindi nila alam po anong gagawin. Marahil nagawa na nila ang parte nila pero walang nangyari. Amen. Nais ko po wakasan ang message na ito sa isang kwento. Meron pong dalawang tao, dalawang magsasaka, doon po sa Banawi, yung tinatawag natin rice terraces. Alam mo pa natin ang rice terraces ay parang hagdan. Mataas yan. At ang tanim po nila ron, kahit anong itanim nila, hindi ito lalago at mamumunga kung hindi madidiligan. Amen. At may dalawang tao po na nag-aari ng lupa na yun, rice terraces na yun. Sa taas ay isang Kristiyano. Sa baba ay hindi man nanampalataya. Ginagawa nitong Kristiyano para mamunga ng sagana yung kanyang halaman, yung kanyang tanim. Bumababa siya ron sa tinatawag na river, no? Ilog. At nag-iigib siya at nilalagay na doon sa kanyang bukirin. Hanggang sa mapuno niya ito. Amen. Ngayon naman, itong Kristiyano ay hindi Kristiyano. Hindi siya nag-iigib, hindi niya dinidigan yung kanyang mga halaman, yung kanyang bukid. Ang ginagawa niya, pag nakita niya ng puno ng tubig, yun, doon sa Kristiyano, binubutas niya yung pilapel upang tumugra. Upang yung tubig sa taas ay bumaba sa kanyang bukid. Pero itong Kristiyano hindi kumikibo. Pinakitaan niya ng kabutihan. Walang naririnig na anumang masamang salita. Kaya, ganun, sa paulit-ulit, na ginagawa ito.